ayon pa sa mga kasabihan, the few, the proud, the Marines. Kung gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, pakiclick ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Panoorin natin itong isang viral video para makilala naman natin yung ating mga tropa mula sa Philippine Marine Corps. Kuha ito noong mid-2000s, noong kami ay nasa kasagsagan ng pakikidigma sa Central Mindanao. At dito natin makilala kung bakit tinatawag ng mga Rangers ang mga kapatid namin sa Philippine Marine Corps bilang kukunti na lang, mayayabang pa. O sa English, the few, the proud, the Marines. Panoorin natin. Kung galing pa sa pakikidigma ang mga to. Saan kayo magpapasko sa ngayon? Sa ngayon, ma'am, ang sundalo nagpapasko, kasanayan na namin magpasko sa field, sa gera, saan man kami nadadatna ng Pasko. So, ibig sabihin nito, malapit ng Christmas ito at naabutan sila doon sa field na-interview. Ito, tipong biglaan lang. Ito si Sergeant, ha? Astig si Sergeant talagang totoong-totoo, ha? Yung tipong nakikita mo na sundalo sa field. May iskag pa dito, ha? May sigarilya pa, ha? Habang hindi pa usap. O, pakinggan natin. Bakit? Kasama na yan sa sinumpaan naming trabaho ang maging ganito at mag-servisyo sa bayan. Ito sa korba mo pa lang to, sigurado ko longgo ka ba? Sobra pa sa New Year. Sobra pa sa New Year. Pero kumusta ang moral ninyo, sir, lahat? Lahat kaming sundalo, ma'am. Wala kaming nababanggit na low moral o naman lang. Basta importante magkakasama kami. Marunong niya magbulat to si Sergeant, ha? Top. Pero tama yung sinasabi niya, di ba? Hindi kami magpa-lumural-lumural kapag andun kami sa gitna ng aming servisyo sa mga kanayunan. Yung aming trabaho, dapat pagpukusan namin to, no? So we have to focus on our mission. At ang mahalaga sa amin, makasurvive lahat ng mga kasama, yung team mo, yung squad mo, we should survive together. That will raise our morale. That will keep our morale high. And of course, if we see that we have commanders who lead from the front, that's it. Anong hihilingin ninyo kay Secretary Teodoro na nandito ngayon? DND Secretary Teodoro, 2007 to 2009. Yan yan, siya yan. Wait. Isa lang ang iniiling namin, ma'am. Ang iniiling namin, hindi yung karagdagan ng sahod, hindi yung karagdagan kung ano-ano man. Yung uniforme namin, nakikita mo naman, ma'am. Kumbat namin, ma'am. Ayan, kitang-kita mo na. Gusto lang namin, mabago ito, okay. Dito, ma'am, dito, para makita. Nasaan yan? Yan, nasa palitan na yan. Wala na. Oo nga, iba na rin ang kulay. Nakaka-relate ako dyan. Noong nasa Sulu, Basilan kami, yung sapatos namin talagang paulit-ulit naming ipatahi. Mayroon akong suki doon sa Hulu proper. Pag nakababa kami, patahi ko kagad sa kanya. Kilala na niya yung sapatos ko doon. And para malagyan natin ng context, sa enlisted personnel, meron lang si tinatawag na re-enlistment clothing allowance. So every 3 years ay may bago silang issuance. Kaya lang minsan kung talagang sunod-sunod ang mga operasyon, nasisira yung mga uniforme namin. Kaya meron kaming i-maintain na set ng uniform na pangkampo kapag magpakita kami sa kabiyasnan. Snappy yon. Pero yung pang-operate namin,
Nako, talagang ugod-ugod na uniforme na yung gagamitin namin. Dahil sayang kung bago ang gagamitin, di ba? So, marami ng mga programa, halimbawa sa Philippine Army, sinubukan dati. Once na masira ang uniforme mo, pupunta ka lang sa isang facility. Kunwari, sa 9th Infantry Division, mayroon doon eh. Panahon ni Jarl, tapos papalitan ka. So, ang problema doon ay funding. May limitations kasi sa funding. At inaaral yan sa ngayon, sa kasalukuyan, sa Philippine Army, paano maging pare-parehas ang aming uniforme. Ang Philippine Army, lahat ay isuhan ng boots. At maliban pa yan doon sa mga RCA na yan, or yung Reenlistment Clothing Allowance. And malayong, masasabi ko, may pagmamalaki ko talaga, malayong ibang-iba na no, sa hanay ng Philippine Army, yung noon at saka ngayon, even sa Philippine Marines, no? Iba yung noon, iba yung ngayon. At saka yung issue about sweldo, hindi kami nag-demand na taasan ng sweldo, pero tinaasan ito ni PRRD, no? Na nung siya ay nailuklok sa pwesto. At grabe yung moral ng mga sundalo. Kumbaga, wala kaming karapatan na magpabanjing-banjing kami sa aming serbisyo dahil tumaas ang aming sweldo. Okay? Wala kaming karapatan. Nakakahiya sa taong bayan, sa mga nagbabayad ng tax, kung pasaway pa ang kanilang mga sundalo o kaya bugas-bugas, no? Tipong employment lang hanap. Hindi, dapat susuklian namin to ng taas pusong serbisyo at pagsasikripisyo para sa bayan. Napasok ng ano yan, ah? Linta. Ayong ganyan. Ayan, nakita nyo na. Oo, so yun ang itsura ng nasa field kami, no? Talagang mahirap yung buhay-buhay namin kapag nasa field kami, malala yung mga destino. Sabi pa niya, di ba, parang Christmas dahil putok dito, putok doon, may sumasabog na malaki, may maliliit, na? At naiintindihan natin yung kalagayan ng ating mga sundalo. Kaya nga, effort ko bilang isang battalion commander, talagang i-engage ko yung mga kababayan natin sa mga areas ng mga armed conflict affected areas, dahil naniniwala ako na engagements lang kailangan ay makonvince sila na sumuko. At katunayan, napasuko ko more or less 200, no? More or less 200 na mga members ng CPP and PNDF sa aking area of jurisdiction sa Sultan Kudarat, at 38 na mga BIF members. More on engagements. Pinapakinggan, sinolve yung mga problema, at tinutulay ko sila dun sa kanilang mga elected officials. So, iyon yung aking effort. So, hindi more on yung talagang pakikinig pa. So, yan, effort pa rin natin sa ngayon, hanggang sa ngayon, is kumbinsihin ang lahat, sumuko na lang. Bakit pa tayo magpapatayan? Okay? Yung kawawa yung mga sundalo, kung ganun ang naging itsura ng mga sundalo na ay talagang nagkagula-gulanit ang mga uniforme namin, ganun din sa mga lumalaban sa gobyerno. Mas matindi pa, wala silang ospital, wala silang uniforme, wala silang pagkain, wala silang kung ano-ano mga suporta, wala silang alam mo yan, lahat ng mga suporta wala, at saka siyempre minumura pa sila ng taong bayan. So, ang tanong dun eh, ang solusyon ba dyan ay parating na lang patayan. Okay? So, yan. Kung nakikilala nyo yung mga Marines natin, ha? Yung ganun ang kalagayan ng ating mga sundalo noon at ngayon, malayo na ang diferensya. At I am very proud to say na well-supported, no, ang ating mga kasundalohan na nilibihan sa front lines. At marami pang kulang, pero at least malayo na ang itinaas, no? I can compare myself because I was there. I can see the difference, I can feel the difference, no? Yung noon at saka ngayon, as far as support system is concerned. Okay? So, halimbawa ay nasa mabuting kayong lagayan. Happy weekend sa inyong lahat.